Good morning, viewers. Again, welcome to my YouTube channel. And for today's video, sasabihin ko sa inyo yung mga parts na may kinalaman sa inyong printer machines na maliit man siya pero sobrang useful or napakalaki ng ginagampanan niyang trabaho sa isang printer machines. Samahan niyo ako sa vlog na ito upang sabay-sabay tayong matuto may kinalaman sa printer and copier business machine. So tara na! Okay, unahin natin yung pinakamahalagang parts, no, na halos hindi mo napapansin sa isang photocopying machine is yung kanyang mga actuators. So okay, so ano ba yung actuators? So actuators are the partners of photo sensors. No, yung mga photo sensors na matatagpuan natin sa ating copier machine ay meron talagang actuators yan, no? Pakita ko sa inyo yung example ng actuator. So nandiyan siya sa aking display, no? Makikita nyo. So ayan yung example ng isang actuator, no? Dalawang piraso yung actuator na yan. So ano ba actuator yan? Ano ba yung actuator na yan? No, parang isang plastic lang na gumagalaw-galaw. So ano ba yung pinaka-purpose ng actuator, no, para sa isang photocopier machine? So ang actuator is siya yung pinaka nagde-detect kung nakapasok na ba ang isang papel sa isang section ng isang copier. Based on my experience sa pagiging technical since 2009, so ang actuator po ng Brother copier machine sa DCPL2540 model ay tatlong actuators po yan sa paper pad niya. So yun yung paper in detector, paper pass detector, and paper out detector. So ano-ano yung mga detectors na yon? So yung mga detectors na yan is sila yung nagbibigay ng signal sa mainboard natin or sa operation natin para magbigay naman ng signal para sa isang mechanical section. So pag pumasok, pag na-hit ng paper in detector, that's the time na pagaganahin niya yung mga certain solenoids, certain na clutches na kukuha naman ng papel doon sa paper pass, papunta doon. So pag dumaan naman sa paper pass, na-hit naman ng ating paper yung paper, yung na-hit naman ng ating paper yung paper pass detector, na-hit niya. So second sensor 'yan. So magbibigay niya naman ng another signal 'yan para kunin naman siya nung isang mechanical section na papunta naman siya sa fusing. Ngayon, nasaan ngayon yung paper out detector? So yung paper out detector, usually kapag natapos na yung process at magkakaroon na ng exit, no, ma-exit na yung bond paper natin, that's the time na mahihit niya ngayon yung paper out detector. So ang trabaho ni paper in detector is para ma-sense niya at magbigay ng signal for the another section to move na papunta naman sa isang section. So yung paper pass detector naman, nagbibigay naman siya ng signal para dun sa fusing na umikot yung fusing at mag-produce ng another, mag-produce ng init para ma-press yung paper that malapit na siya doon. Kasi malapit na yung paper doon. So that's the signal, yung signal na yun, yun ang pinaka-purpose ng signal na yun. Ngayon yung signal naman ni paper out detector is para malaman natin, kung para malaman ni machine or malaman ni mainboard, malaman ng buong system na nakalabas na yung bond paper. So okay, no? So tandaan natin, no, yung unang parts na mahalaga, no, at parang hindi mahalaga pero mahalaga is yung mga detectors or actuators. So una yan, no. We have three actuators, no, paper in, paper pass, at saka paper out detectors. So second, number two, ang second na mahalaga is yung tinatawag nila na ribbon wire or yung mga tinatawag na harness, no. So ano yung harness, no? Sa isang DCP L2540 machine, we have siguro mga
6 or mga 7 harnesses, no? Marami. So ano yung harness? So nandiyan sa video makikita niyo yung harness, no? So merong iba't ibang klase ng harness, merong makapal, merong manipis na harness. Ngayon, ang harness na ito ay siya yung nagta-transfer naman ng signal para sa isang parts papunta sa isang parts, no? So as you can see kanina, meron akong pinakita sa inyo yung harness. So yung harness na yan is nakakabit sa siya yung nakakabit. Yung harness na yan na pinakita ko sa inyo kanina, nakakabit siya sa laser scanning unit ng inyong L2540 DW. So ibig sabihin, yung harness na yan ay nabibigay ng signal upang pagganahin ng mainboard yung laser scanning unit. So kapag ka, alimbawa, ang harness ninyo ay merong sira sa mga coating, yung mga silver coating na nasa likod ng harness, kung may mga sira yan is may chance ang magka-problema yung ating function ng ating machine. So okay, no? So either yan sa lahat ng harnesses, halimbawa yung nakatupi yung isang silver coated na parang ano niya, na parang wire doon sa loob. So pag nakatupi yan, hindi tinatamaan doon sa female na connector doon naman sa certain na board. So pag hindi tinatamaan yun, nagkakaroon siya ng mga error codes, diba? So doon sa mga kapwa natin technicians dyan, so alam nyo yan, no? Just in case na may problema yung hindi properly press or natupi yung isang silver coated na parang wire dyan sa harness natin, so magkakaroon ng problema yan. So okay, so last but not the least is yung mga groundings. So totoo yan, no, sa mga technicians na mga bago lang sa bagay, kahit na mga lumang technicians, nakakalimutan nilang ikabit yung mga groundings. So hindi nyo alam yung mga groundings na yan, yan yung kumukompleto ng voltage ng isang board, ng isang unit, para mabuo niya yung sinasabing direct voltage, no? Kasi sa copier machine, meron kasing 12 volts, merong 6 volts, merong mga 9 volts dyan, no? Marami, no? So nangyayari yan, meron kasing so nangyayari yung mga different voltages na yan. So kailangan ng proper grounding. So kaya kapag hindi nyo naikakabit yung mga single na groundings na ganito lang, no, yung nakatornilyo, no, katulad yung nasa video ko, kapag hindi nyo nakakabit yung mga single groundings na ganyan, ay nagmamalfunction minsan ang isang system or isang printer unit, no? So pag dinayagnose nyo siya, ang problema lang pala niya is yung kanyang groundings lang, no? Kasi siyempre yung 9 volts naman, isa lang naman ang ano niyan, eh. So yung negative kasi niyan, wala namang negative na ano. So ang negative groundings kasi yan, yung groundings kasi yan yung kumukompleto ng mga boltahe na required para doon sa isang sinusuplayan na isang parts, no? Kaya kung wala yung groundings, medyo kulang yung boltahe na binibigay ng isang yung regulator natin, kulang yung binibigay niya na voltage doon sa specific na parts. So okay, so ano yung ating natutunan sa araw na ito, yung mga three small parts na parang hindi mahalaga pero mahalaga, no? So ano yun sila? So unang-una yung ating actuator. So actuator, then meron tayong harness or yung mga ribbon wire, and yung pangatlo is yung ating groundings, no? Groundings na mga screw, no? So kung natulungan kayo ng video na to para sa mga some tips, no, paki-like and share naman yung ating video, and hit nyo na rin yung notification bell para lagi-laging updated sa mga videos na ina-upload ko. And nga pala, just in case na meron kayong mga katanungan regarding sa inyong
mga photocopier machine, just type the comment below para masagot natin yung mga different questions ninyo. At sa abot ng ating makakaya, isasagutin natin yan. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. And still, this is Joe Santoner Enterprise. And maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Yung bagay sa'yo para di ka magtampo. Kung magsisipag ka lang, sigurado ang asenso mo. Diyos Santo na di masasayang ang pera. Diyos Santo na printer, gamit-gamit mo, kahit mga teacher, ino-offer sa lahat ng mga rapper, mga singer, mga artist dyan na sa inyo magkaroon ng business.